dito, pinakamurang flights nila na return, depende yan sa season. Pag low peak, mga 900 or less na 1,000. Pero ngayon yata, high peak sila. So, napili ko yung flight ko para mga 1,000 nila. Ano pa? 1,900 something, parang gano'n. Tapos nag-rebook pa ako. Ay, hindi, 1,900. Yun yung ano, yun yung ikami. 1,900. Pero yung ano, yung ano tawag dito, business class niya tayo sa akin ng first class. Kasi business class kasi sa akin. Yun, kaya ano, kaya mas mahal siya. Pero kung halimbawa ano siya, anong tawag dito ba, halimbawa economy siya, tapos pa, ano sa super peak or high peak niya. Siguro mga 1-2 or ganun, or pag mga December na mga 1-5 ganyan, mga per month ganyan, 1-5 mga October ganyan. Okay, no worries. So ayun, gusto ko yung Garuda Indonesia kasi ang sarap ng pagkain nila. Alam mo yun, yung tipong ano ka pa lang, nasa aeroplano ka pa lang, ang sarap na lang pagkain nila, alam mo yun, mas sarap yung pagkain sa Indonesia. Wait nga. Nagugulo nga naman ako. Ayan. Nakaupo na nga lang ako dito. Lord. Sana all mabenta sa mga chini. Kasi alam niyo, pagpayat ako, hindi yung chini ako mga ay, ito niyo naman yung mga pinapopopost sa ano ba, sa Facebook. Yung maganda pa yung patawa ko dati. Wow! Eh ngayon, syempre, nanganak na ako, iba lang ako. Padre ang katawag ko. Hindi na nga pag-gym. So, ayoy. Diyos moro, saan punta madam? Mag-ano lang ako, mag-dinner lang ako sa ano? Four countries. Sorry. Sa Asian countries lang. Rich Cristo, hello, Wes. Magandang gabi sa iyo. Oh, na-miss kita. Ang talagun na wala ko. Hello sa iyo. Parang mas mura yung unicorn ticket kasi nasa harap mas better kesa sa VVIP. It's behind the unicorn. Totoo, kaya ngayon yung kinuha ko. Naging ano, smarter ako dito. Kasi yung VVIP, sumiyat ang VVIP na yan. Limang row siya. Tama ba? Ano ba yung tawag ko? Basta ito, ito, parang sa gitna, dalawa. Pero yung tanda yun, available lang na tickets. May nandun sa ticket. So yung tatlo sa ticket na, hindi siya on sale. Alam mo yun, gahan mo pa talaga. Tapos pag magbubo ka ng seats, hindi na makapili na ano, hindi ka tulad sa Aranesa, hindi ka tulad sa, ano daw dito, hindi ka tulad sa MOA, makakapili ka ng seats pag VIP or VVIP. Ganyan din kaya ano eh. Ganyan din kayo sigurang yung international. Diyan sa country state. Ganyan din siya. Ay, hindi. Kay Miss Gurang pala makakapili ka ng, ano, ng seat. Pero kay Miss Gurang, ang available lang din yung nasa gilid lang. Tingin ko kasi sa Vietnam, priority nila yung mga sponsors, mga kasama doon sa organization, yung mga national directors, nandun sila sa gitna. So kung super VVIP ka, lumpa pa rin sa gilid. Pero yun na kay Miss Gurang, merong reserve seat. Pero dito kay Bawang, hindi ka makapili ng reserve seat. Hindi ka makapili ng ano, ng seat. Nakakaloka kaya sabi ko, ayok, sabi niya makapili ng seat kasi ako. Pag binupo siya, yung paparang direct ko ng kanilang anak, nasa ayo, sa pay. Nakakaloka yun, parang gano'n. Sabi ko, ayok,
Tapos hindi nakalagay yung seat na ano pa. Siguro pag nabayaran mo na, dun lang sasabihin sa seat. So wala kang option. So sabi ko, I think it's better kung dun lang sa unicorn. Kasi sa unicorn, mas nasa harap siya. Production office. Wala, sir. Nasa baba. Okay, sir. Nang ano, nang VVIP. Ano mo ba? Kasi ang inisip ko, baka nakatayo. Nakalagay ang kinuha ko sa amin yung nasa, ano, nasa gitna na unicorn yung number 2 so 1, 2, 3 so nasa gitna pa yun yung ano, kinuha ko sa Pelina. Hi! Para mga ano rin na mga Hoy! Hoy, kumusta ka na? Sa akin at sa akin doon. Kumusta na, Madam Romina Butor? Anong pagganap mo, Keme? Anong mga... Nagla-live ako habang nagwo-work kasi ang tagal ko nang hindi nagwo-work ay nagla-live. So, wala lang. Just... Anong tag to? Hindi ko na napapractice yung pagla-live ko kasi pinapagalitan ako. Pinapagalitan. Hindi ko na hindi ko na ano. Kumusta na ang negosyo mo, madam? Alam ko mayamang mayaman ka na. Kumusta na yung mga nabibili mo mga properties? Properties, sabing gano'n. Hi, Romina Butor daw. Kalokang live, di ba? Eme. Anong pagganap? Kalokang live. Ay, totoo. Wala ka no? Totoo ba? Totoo ba? Ano, Madam Butor? Totoo ba, Madam Butor? parang ayokong maniwala, sabi. Bawal tuloy ako mag-comment. Bawal tuloy ako mag-comment sa sarili ko. Sabi. Doon pala ako pwede mag-comment sa isang ano sa isang tawag doon. Sa isang kineme. Totoo ba? Kumusta naman ang negosyo mo? Kailan ka ulit pupunta ka la, no? Kana Madam Asmolo. Kailan ka ulit pupunta ka la, Madam Asmolo? Ano? Miss Romina Butor. Hoy, sa Datamex nag-aaral yung anak mo. Alam mo ba, nag-inquire ako dun sa Datamex through Messenger chat. Bakit? Mariristrict ka ba? Restricted na nga ako eh for 7 days. Alam mo yun? Hindi ko alam. Kagabi lang, pagising ko, hello, restricted na ako. Wala man lang. Hindi naman ako nag-post ng anything. Bad. Hindi naman ako nag-comment ng anything. But, tapos pagising ko, hello, restricted na ako 7 days. Ano daw yun? Kaloka, diba? Si Facebook. Winner. Ayun. Hindi naman nagre-respond sa akin yung ano, yung HR personnel o yung administrators or administration officers na
Betamax, 'di ba kaloka? Kasi tinatanong ko kung magkano ang tuition fee ng ano, ng BSIT or BSOA nila kasi nga ano nga ako, old curriculum. And then sabi, i-discuss pa daw yun with the committee or with the ano, management team ng registrar. Mag-wait lang daw ako ng response. Diyos ko, sa awa ng Diyos, 2 months na yung inquiries ko until now hindi ako sinagot nung nakakapunyetang ano, registrar ng Datamex. Diba? Ang syupal ng mga nyokha nila. Kainis, diba? Walang kwenta, walang kakwenta-kwentang ano, registrar officer. Walang kakwenta-kwentang registrar officer. Drop by ka na lang. May nag-report sa'yo siguro. Oo nga, buisit yan. Kainis sila, diba? Anyways, makakarma din sila. Lahat ng ginawa nila sa akin, babalik yan sa kanila. Promise. Sabi. So yun na nga. Ito na nga, lumabas sa tawas. Hindi nga ako nakapag, ano, diba, nakakairita. So magdadrop by talaga ako sa school para lang malaman ko yung ano, yung sagot. Diba, wala ka kwenta-kwenta yung kanilang messenger chat. Sana hindi sila nag-create ng account na mga ganyan, wala na silpe. Diba, nakakairita lang. Kasi, I have planning to enroll again. Gusto ko mag-enroll ulit ng BSOA kasi yung course ko dati is BSOA. Hindi ko lang natapos kasi wala na akong work that time. At the same time, hindi ako nakapag under scholarship, natapos ko lang yung BSOA ko ng first year lang talaga. So, irregular student ako ng first year ng BSOA. Ang school ko doon pa yun sa ano, Pedro Hill. Sumasakay ako ng LRT pagkatapos ko mag-work sa Chowking. So yon. So since sa Datamex mayroong BSOA na course, I have planning to ano, to enroll again or to get in ulit dun sa school, which is yun naman ang gusto ko kasi malapit lang. So one ride lang. Production office. Good afternoon. Yes, ma'am. Nasa baba, ma'am. Oh, i-page ko na lang. Saan siya, ma'am? Saan? Parang hindi siya importante sa kumpanya natin na kumbaga siya under the literature. Pero nga lang, ipatang mo sa Mexico, eh, gulabi pa namin siya sa Manan. Ibaba o bababa siya? Pupunta siya dyan? Maganda sa atin sa Manan talaga. Maganda siya. Pero hindi siya, habang tumatagal, okay. Sa Romel, yung tubig daw, yung mineral water na in-order ninyo, nandun daw sa admin. What I mean is, hinihintay yung ano, yung container. Sasalina, nag-order ba kayo? Wala akong idea dun sa order nyo. Mina? Si Maynard Mina? Okay. Hindi naman si Carl. Pero kalambutan siya sa kamada. Paging Mr. John Carl Espeloa, please proceed to production office. John Carl Espeloa to production office, please. So ayun na nga, Romina Botor. Hi, Migumi Manzano. Kumusta na Mars? Ano nang pagganap sa Go mo yan, Mars. Support kita diyan. Sabing ganun. Sabi. So ayun na nga. Pero I have planning to get in school ulit by year 2026 pa kasi tatapusin ko muna yung mga commitment ko ngayong 2024 and 2025. Yung mga expenses ko, yung mga commitment ko. So, para pagdating ng 2026, ang focus ko is studies lang. Kasi ang hirap magsabay-sabay eh. Katulad yan, dami expenses. So, hindi ako pwedeng mag-enroll ngayong year na to at sa 2025.
hanggat hindi ko natatapos yung mga dapat kong tapusin. Yun yung tinatawag sa English na the unfinished business. Sabi, may unfinished business daw. Ano to, beauty pageant lang? Before Mategi? So, yon. Ano nang pag-anap? Ano? Mars, Megumi Manzano. Ano nang ganap dyan? Ano nang pag-anap dyan sa Sampaloc? May pag-anap ba tayo? Ha? Paano naman kami? Iiwanan mo na kami. Sabi, ano iiwan? Anong iwan, Mars? Walang ganun. Yung tubig daw, nandun sa, hindi ko kasi alam yun eh. Wala naman kayong in-endorse sa akin. Nandun daw sa admin office. Oo. Pa-assist ako nung personnel sa admin office. Diyos ko, wala nga akong alam sa transactions nyo. Tinawagan nga lang ako na meron daw kayong pag-anap dyan sa admin. So, ayun na nga. Lumabas sa tawas. Hindi pa ako pwede mag-school ngayon. Kasi, naiinis na ako dyan sa datamix. Kunyatang datamix siya. Hindi malang sumasagot kung ano yung inquiries ko. Kung magkano ba tuition fee ng BSOA. Diba? Kasi, ang hinahabol ko na lang dyan, yung malapit, ang school, para malapit sa trabaho, malapit-lapit yung school, hindi yung, mag-i-enroll ako, tapos ang school ko nandun sa United Nation, nandun sa Manila area, tapos ang hirap sumakay, ang hirap uwi, ang hirap bumalik. Diba? Kaloka yun. Ang pamasahin mo, good luck, tapos gising ka madaling araw, tapos gano'n, ay, Diyos ko, pagod-pagod ka na, puyat-puyat ka pa. So, hindi yun advisable. Nakapag-working ka, pinaka-practical, kung ano yung pinakamalapit na school mo, doon ka mag-aral. At kung afford naman ng pera mo, ng bulsa mo, dyan ka na mag-aral sa pinakamalapit, lalo na kung nagtatrabaho ka. So, hindi practical yung napakalayo ng school mo, mura nga ang tuition fee, alayo naman ang pamasahin, layo naman ang travel time. So, nakaka-haggard yun. Hindi yun practical. Unless na lang na, pwede din naman yun. Pag hindi ka working, yung tapos matyaga ka, doon ka talaga papasok sa mga murang school, sa malalayo. Pero kung pinaka in a practical way, tas kaya-kaya naman ang tuition fee magbayad, dito na lang sa pinakamalapit. Diyos ko, pareho lang din naman ng school yan. Pagalingan na lang yan ng tao, ng utak mo. Kung talagang papasa ka, hindi pumasa ka. Kung hindi, kung talagang bobo ka, talagang bobo ka talaga. Hindi ka talaga makakapasa dyan kahit na mahal pa yung school mo, kahit gaano ka pa yung mura ka yung school mo, kung hindi ka naman talaga papasa dyan, hindi ka matyaga, hindi ka rin talaga makakaano dyan sa schooling na yan. But anyways, ganun nga, 2026 pa yung plan ko for studies again. Well, parang hindi na nga practical, hindi na nga advisable na mag-school pa ulit ako by the year 2026. Parang I felt it's too late to do that again. Parang hindi naman ganun ka, but anyways, dahil working pa ako, siguro, I need it, I have to do that pa din. Kasi, syempre, alam mo na, late na nga, hindi na nga pwede, kaso lang, pag working ka, kailangan mo pa rin talagang mag-schooling para madagdagan ulit yung ma-refresh yung knowledge mo, madadagan yung knowledge mo, madadagan ulit yung experience mo. Ma-familiarize ka ulit sa paligid mo, sa school, sa what is the trend or what is the uso or what is yung mga current event or yun yung mga tinatawag na current event or what's going on, yun yung mga latest. Kailangan talaga yun kasi pag working ka na, pero pag nasa bahay ka na lang, siguro hindi na advisable na mag-school ka pa ba? Effort yan, wasting of time. Pero katulad ko, working, parang I need it badly. Kailangan ko pa rin talagang syempre, hindi na ako tumatalino. So parang kailangan kong tumalino ulit. Hindi ba tumalino? Parang just to refresh and to add a little more knowledge, diba?
tulad sino po? Sabihin nga. Hold on.
So, ayun na nga. Na, Diyos ko Lord, na-resume ang M. O, diba? Hello, kalang sabing gano'n. Resume M. Hello, my dear. Ay, hello. Ay, hello daw. Sabi, ay, hello, katawas, kapuso, kapamilya, kaik. Sabi, nag-try lang ako mag-ano, while working. Hi, hello, Miss Jocelyn Mendez. Ay, ano ba yan? Hello, bat na lang. Kainis, diba? Ano yung interruption? Sabi, ay, hello, Miss Jocelyn Mangga Mendez. Espina, o, oh, diba, winner? Hello, Miss Rosemary Rome. Kamusta na ang Lion Base, ano, Miss Jocelyn Mangga Mendez? Hello, katawas, ano nang paganap mo? Diyos ko, maya-maya, eh, ano ko, if finish ko na yan, kasi daw, lobat na daw, diba, nakakainis. But anyways, well, that's life. Hindi na ako naglalab. Kumusta na nga pala yung mga palupa mo, ma'am Rosemary Rome? At saka si Ma'am Maridel Irate, alam mo, nami-miss ko yung bonding natin sa ano. Na-miss kita. Oo nga eh, I miss you also. Kung na-miss ko yung bonding natin, nakapa-ano, every now and then, every day, naglalive ako. Pagkatapos, ano, audience ko. Audience, sabing ganun. Aba na, wala, naisip ko lang for today kasi sabi ko nga, itry ko nga ulit mag-live. Gaso naman, Diyos ko, ang dami namang interruption. Diba, nakakaloka yung mga eksena ng keneme ngayon. Kumusta naman ang ano, pagbebenta mo ng lupa, ano? Ma'am Rosemary Rome, ano nang paganap? Yung ano sa Kuya Tuna. So, ayun na nga. Ayun nga, katulad ng sinasabi ko kanina. Bala kong mag-school ulit. Pero I have planning to get in school again. Pero by next 2026 pa. Kasi I wanted to finish all my unfinished business. Tapusin ko na muna yung mga commitment ko dito sa work, yung mga expense, yung mga bayarin, yung mga bills, mga anything, and so on and so forth. So para by next 2026, ano na, studies na lang ang aasikasuhin ko. Wala na akong isipin iba kasi nasettle ko na lahat. Hindi katulad ng pag sinabay ko ngayon yung studies ko, pagkatapos, ano, oh, Diyos ko, ang hirap. Wala akong okane. Wala akong $1,000,000 para i-keme sa tuition fee, Diyos ko, Lord. Pag hindi pa ako maghahanap ng scholarship, hindi pa ako makakabawas-bawas ng mga expenses pag sa schooling. O, diba, Diyos ko, Lord, good luck naman sa mga tuition fee ngayon. Napakamahal, diba? So, kumusta naman ang payelo mo? Katawas, kapuso, kapamilya, ka-A to Z, ka RPN9, ka-Studio 23. Ano na? Kumusta na yung paano mo, payelo? Kumusta na ang business mo? Oy, congratulations sa anak mo, diba? Ano siya? Sa akin na kayo kumuha ng lupa para sa kinabukasan, bakasyonan o tayuan ng dream house. Sa ito ang maglulupa pa din. Sabi, maglulupa pa din. Ay, napakaswerte mo nga, Ma'am Rosemary Rome, di ba? Isa kang dakilang maglulupa, pero winner yung kita mo, di ba? Kumpara sa mga katulad kong dakilang empleyado, dakilang tagasunod, dakilang katulong sa gigilid. Sabi. So, yun na nga, lumabas sa tawas. Congratulations. Tama ba ang anak mo ay summa cum laude o cum laude ng ano, nang graduate siya dito recently lang? Ano bang ano niya, achievement niya? Congratulations sa kanya kasi Diyos ko, no, hindi madaling maging cum laude, mahirap. Ano 'yan? Kailangan niya ng brain cells na duguan. Kailangan na maulan, batumal ang yelo. Ay, oo nga, no.
pag tag-ulan yung ano, yung yelo, hindi na bebenta. Maliba na lang kapag ikaw lang ang nagtitinda dyan ng yelo. At the same time, maliba na lang kung ikaw lang ang tawag dito. Kung may mga event, katulad ng birthday, christening, kasal, fiesta, yan. Tapos ikaw lang may tinda ng yelo, yun. Mabibenta talaga yan kasi they need it badly. Yung ano, cum laude po, thank you. Ah, oo, cum laude. Uy, mahirap maging cum laude. Ako nga, kahit nga best in math, wala ako. Kahit nga best in cleaners, wala ako. Kahit best in sports, wala nga ako. Yung cum laude pa kaya, di ba, winner? Kasi nga, hindi naman matalino, bobo nga ako. 75 nga ako sa math eh. Noong nag-aaral ako, 75, ang katwiran ko, ay, hindi ko naman gagamitin. Hindi naman ako mag-aabogado, hindi naman ako magpupolitiko. Kaya hindi ko kailangan maging magaling sa math. Importante lang, marunong ako ng plus. Basic plus, basic multiplication, at basic, ano, subtraction. Yes. Chamba, pag may handaan. Oo, di ba, winner yan. Kapag may mga ganyan. Kaya kailangan pala sa summer katawas maghanda ka ng maraming puhunan para sa maraming yellow mo. Kasi nga summer na, para mabilis, di ba? Mabilis para bawi ka kapag rainy season, wala kang benta. Pero pag summer, kaya doblehin mo, itriple mo yung puhunan mo para every bago yung within 6 months na summer, may ano ka, di ba? Marami kang pera. Yun na yung pang survive mo for 6 months ng rainy season. So, yun, diba? Kaya kailangan ganun. Ang tanong. Anyways, cum laude siya. Saan siya, ano, saan niya balak mag-work ngayon? Or, saan yung plan niya? Is it mag-work na siya? Or still mag-study ulit siya? Or, I mean, mag-masteral ba siya until mag-PhD? Or mag-work na siya, or mag-iibang bansa na ba siya, mag-work sa ibang bansa, anong preferred niya? Or mag-jojowa na ba siya, mag-aasawa na ba siya? Diba? Basically, yung iba nangyayari yung ganyan eh, nag-graduate lang, pagkatapos nag-graduate, ayun na, mag-aasawa na. O diba? Ganyan yung next move career nila, ang pag-aasawa. Sabi, dream ano nila yun, dream job. Ano yun? Dream in life. So, ayun. Ako nga, by 2026. Pero I guess, pag gusto sana niya, government. Yes, exactly. Mag-government siya. Kasi yung trabaho sa government is tinatawag na lifetime. Hindi naman lifetime kasi up to 60 years old lang naman ang government. Eh. I mean, hanggang 60 years old, hanggang mag-senior citizen siya. Hanggat hindi lang siya gumagawa ng hindi maganda sa ano sa government offices, mananatili siya doon. Yun. Yun ang kagandaan doon hanggang 60. But, kung mag-government siya, mag-ano na siya, since yung course niya, wala namang board exam, diba? O, mag-ano siya, mag-civil service siya, mag-take ng civil service para magkaroon agad siya ng appointment or magkaroon agad siya ng ma-hide agad siya sa government ano agencies. Kasi yan ang hinahanap, yung civil service examination. Katumbas kasi niyan ay yung PRC license or lisensya. Kapag may mga board examination, yung katumbas ng PRC. Sa PRC ang civil service exam. Wala pa silang plano, parehas silang cum laude ng birth. Oh, that's nice. That's great. 'Di ba? Winner lang. Ang pag-aaral kasi talaga sinatsaga 'yan eh minsan. Pero pag gifted ka talaga, pagdating sa utak, kahit hindi ka magtsaga, basta gifted ka, matalino ka, mag-cum laude ka talaga. Pero sometimes, yung iba, kahit mahina ang utak, pag sinaga naman sa school, masipag-sipag ng konti, nagiging cum laude din talaga, nadadaan sa sipag at tsaga ang cum laude. Sabi ng ganon. Para makuha yan. Mahirap kasi kunin yan eh, hindi yan madali. Ayun, so... So wala pa silang plano. Yun na nga, kung wala pa silang plano, edi mag-take na lang sila ng civil service, professional,
ano, ayun, pro, professional. Ano lang naman yun eh, 120 items ang exam ng ano, 120 items or 120. Kumbaga sa ano, 120 ang exam mo. Yun lang yun, o half day. Ang civil service yata ngayon parang ano, papasa muna ako ng... Ano daw? Gcash ko, jowa. Walang liman. Hindi ako nag-ano ngayon, naglaman ng Gcash. Wala akong laman ng Gcash. Hindi ako nag-Gcash. Production office, good afternoon. Nasa baba po, ma'am. Okay, ma'am. Sige po. Ay, nako. Wala naman akong ano. Saan ko ba siya? Ayun. Katawas, kailangan ko nang patayin yung ano. Kailangan ko nang end yung live. Hindi ko man na-enjoy yung pagla-live ko. Minsan na nga lang. Tapos hindi ko pa ma-enjoy. But anyway, thank you so much, katawas, kapuso, kapamilya, ka-A to Z, ka-RPN9, ka-TB5, kapatid. Ayan. Ka-IBC, kapuso. Thank you so much, Ma'am Rosemary Rong, for having me. I for having you in on my life. Ayan. Thank you so much. Thank you for your the usual support. I have to end this live kasi log na. So, keep it up and see you on my next live. Bye! Miss you!